Mga idol, pagkatapos nga po na hindi gumawa ng malaking trade ang Golden State Warriors sa trade deadline, aalamin nga natin ngayon kung ano nga bang rason sa likod nito. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang mas pinalakas nga po ngayon ang lineup ng Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin natin dito ang rason bakit nga ba nasa Los Angeles Lakers si Rajon Rondo kontra sa Denver Nuggets at ang balitang magbabalik na sa Lakers ang kanilang dalawang player. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Alam naman nga po ninyo mga idol na simula pa lamang nga po nang bumagsak ang Golden State Warriors sa standings ng West at magtuloy-tuloy ang malalamiang performance ng kanilang mga superstar kagaya nina Andrew Wiggins at Klay Thompson. Marami na nga po mga fans ang pumipilit na sa kanilang team na gumawa ng trade. So balit sa pagtatapos nga po ng trade deadline, wala man lang sila ditong nagawang malaking moves bagko si Corey Joseph lamang ang kanilang ibinigay sa Indiana Pacers. At dahil nga sa nangyaring ito sa Golden State Warriors, marami nga po ang nagtanong, bakit nga ba hindi gumawa ng malaking trade ang kanilang koponan? Well, base nga po mga idol sa inamin ni Mike Dunleavy, ginawa rin naman nga po ng kanilang front office ang lahat ng paraan upang mapa-improve ang kanilang lineup sa isang trade. Ngunit wala rin naman sila ditong nahanap na player o superstar na afford ng kanilang team gayong halos lahat ng kanilang kinakausap na koponan humihingi ng napakalaking kapalit. Kaya wala nga silang ibang pagpipilian kundi hindi na lamang gumawa ng malakihang trade at panatilihin na lamang ang kanilang mga mahahalagang manlalaro. Samantala, dito naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang mas pinalakas nga daw ngayon ang lineup ng Oklahoma City Thunder. Kahit man nga isa pa rin ang Oklahoma City Thunder sa mga teams na nasa itaas ng West, nagdesisyon pa rin ang kanilang front office na palakasin ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha kay Gordon Hayward mula sa Hornets sa isang trade gamit ang kanilang mga players na sina Treymon, Davis Bertans at draft compensation. Kaya dahil nga sa ganitong klaseng trade, mas napakalakas ng Oklahoma City Thunder ngayon gayong bubuhin nga ang kanilang lineup ni Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Chet Holmgren, Jalen Williams, Lu Dort, Gordon Hayward at si Jalen Williams. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito na pag-uusapan sa rason, bakit nga ba nasa Los Angeles Lakers si Rondo kontra sa Denver Nuggets at ang balitang magbabalik na sa Lakers ang kanilang dalawang player. Matapos nga po mga idol ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang rematch ngayong araw laban sa Denver Nuggets, bumagsak na nga sa 27-26 ang kanilang win-loss record sa West. Pero kahit man nga gano'n, nagustuhan pa rin naman ni Anthony Davis ang ipinakitang laro ng Lakers. Maliban dyan, gusto rin naman ito ang naging desisyon ni Rob Pelinka na hindi gumawa ng trade gayong malaki talaga ang naging epekto nito sa pag-iisip ng kanya mga kakampi. Bali, ang kailangan lamang nga pong mangyari ngayon ng kanilang team maging healthy at bumalik na ang kanilang mga players. At sa kaswertehang palad, may lumabas na rin naman nga pong balita ngayon na malapit na nga pong bumalik o rumesbak sa kanilang team ang kanilang dalawang malalaro na nagtamo ng injury na sina Cam Reddish at D'Angelo Russell. At gayong nabanggit nga natin si Anthony Davis, marami nga pong mga fans ang nag-react matapos ang naging conversation nito kay Rajon Rondo sa kalagitnaan niya ng laro ng Lakers at Nuggets. Kaya hindi na rin naman naiwasan pa ng ilang mga fans at analyst na maghinala na maliban sa panunood ng laro ng Lakers, meron pa itong hidden agenda. At iyon nga ang posibilidad na pagsali niya sa kanilang koponan bilang pinakabagong assistant coach o posibleng head coach. At iyan nga ang inaabangan ngayon ng mga fans, sin sobra silang napipikon sa pinaggagawa ni Coach Darvin Ham. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel. I-follow, bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.